Si suspended Congressman Arnie Teves, mga kababayan, pati yung kanyang kapatid na dating gobernador, si Price Henry Teves, and eleven others, mga kababayan, idiniklara na bilang mga terorista. And as a result of that, finish na rin po yung kanilang mga assets. But before kong ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe mo na po dito sa ating YouTube channel para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo at huwag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. So ito yung update na, mga kababayan, kasi kahapon, iyon ang breaking news. Itinag as terrorist group yung Teves family. So ang tawag sa kanila, Teves Terrorist Group. Officially, yun na yung tawag sa kanila. So, sabi rito, the government is freezing all assets of Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves and 12 others who were tagged as terrorists by the Anti-Terrorism Council. Sabi po ng isang official kahapon. So Teves and his brother Pride Henry Teves, yung dating gobernador po, as well as 11 others were designated as terrorist by the ATC through Resolution 63 for allegedly being involved in the assassination of Negros Oriental Governor Ruel Digamo and other political killings doon, mga kababayan, sa kanilang probinsya. Ngayon, sabi rito, ATC or Anti-Terrorism Council Deputy Spokesman Mico Clabano, meanwhile, declined to give specific information when asked about the government's next steps against Teves now that he was designated as a terrorist by the ATC. Clabano explained that the ATC decision comes after a meticulous investigation daw of violent activities of Congressman Teves sa camp that have caused harm to innocent lives and Negros Oriental. Ito palang Anti-Terrorism Council, mga kababayan, yung chairman nito, yung executive secretary na si Lucas Bersamin, dating chief justice. So sabi rito sa balita, the Teves terrorist group's actions have sowed fear and intimidation among residents of the province. The tragic incident on March 4, 2023, when Digamo was killed and which claimed several lives and left many others injured, is a stark reminder anya of the threat posed by private armed groups within our country. So sabi ni Clabano, the ATC anya conducted thorough investigations and considered compelling evidence and factual incidents before making such designations. Clabano also said such a process is governed by the Anti-Terrorism Act of 2020 and adheres to the principles of due process and respect for the rule of law. Meanwhile, National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya clarified that the designation niya of Teves in his armed group is not solely premised on the assassination of Governor Digamo. Rather, the killing of Governor Digamo and his supporters helped the Anti-Terrorism Council establish the pattern of violent activities that warrant his designation in that of his group as a terrorist organization. This designation anya is necessary to address the significant threat posed by the Teves group to the security and well-being of our nation, especially residing those in Negros Oriental.
The ATC, headed by its chairman, Executive Secretary Lucas Bersamin, said Negros Oriental has witnessed anya a series of killings, threats of bodily harm or injuries, and harassment with the intention of intimidating its general population. These heinous crimes, heinous acts, have created an atmosphere of fear, severely affecting personal life and liberty of the residents within the region. Kaya po, napagdesisyonan na i-designate yung Tebes Group bilang terrorist group. Ngayon, yung pagtag, mga kababayan, kay Tebes, pinagtawanan lang po ng congressman. Sabi rito, Tebes laughed off the tag in a virtual press conference, maintaining that he is he nor his brother had anything to do with the killing anya of Digamo last March. So patuloy na nagdi-deny, mga kababayan, siyempre si Arnie Tebes. That is anya is stupidity, sabi po ng congressman, who is abroad and refuses to come home, citing threats to his safety. So, sabi niya, there is no such thing anya. His camp also denounced the move, accusing the government of abusing the congressman's constitutional rights and embarking on a massive media campaign para daw para lang daw siya siraan, sabi ni Tebes. Sabi ng kanyang abogado, mga kababayan, na si Attorney Topacio, this latest act anya on the part of the government against our client, Representative Tebes, comes as no surprise. Since day one anya of the Digamo killing, the government has mobilized all the resources of its resources at its disposal, starting with immediately tagging Mr. Tebes as the mastermind thereof without investigation, conducting illegal searches on his properties, laying siege to his powers and prerogatives as member of the House, embarking on a massive media campaign to discredit him and prejudice the minds of the public against him, among others, all in an obsessive attempt anya to blame him for a crime at the expense of his constitutional rights, sabi ng kanyang abogado. Di ano niya, Mr. Marabillas, yung masasabi mo sa statement na yan ng abogado? Abogado nga eh. Siyempre, yung yung trabaho ng abogado, i-depensa yung kanyang client. Di ba? Trabaho niya yun. Ngayon, ang problema, ayaw man umuwi ng ganyang client. So, siyempre, yung ating gobyerno, gagawin yung lahat para mapuwersa siya na humarap sa husgado. Ganon lang yun eh. Di ba? At sa pagtag sa kanya ng bilang isang terrorist group, mapapalawak yung pamamaraan ng paghahanap sa kanya, mga kababayan. Yung mga bansa, mga kababayan, na posibleng pinagtataguan niya, then magiging madali yung pakikipag-cooperate sa ating gobyerno. At hindi siya tatanggapin ng any government in the whole world, mga kababayan, kasi officially tinag siya as a terrorist, a threat to security, to any country, kasi nilabel siya as a terrorist group. So magiging madali yung paghahanap, mga kababayan, dito kay Tebes. Yun ang objective kung bakit tinag siya, mga kababayan, as a terrorist group. At nang pag-aralan yung sirkumstansya,
sabi ng Anti-Terrorism Council, pasok na pasok niya yung ginagawa ng grupo ni Tevez. Sabi nga natin, para siguro, kung talagang hindi siya guilty, di ba? Umarap siya sa hostisya. Ganon din yung ating appeal kay General Bantag, na nagtago na rin. What? Paano mo malilinis yung iyong pangalan kung hindi ka haharap sa hostisya? Yun, mga kababayan, yung punto natin. But anyway, bala na sila dyan, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya po. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mix fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.